Hindi ko lang alam kung kikita ito pag ako na humahal. Makita na talaga, kala nila siguro ano na yun, iba na. Hindi, ano lang, katuwaan at saka ano lang, di ba? Good vibes ang pelikula. So, kung yung tinanong nila na kung masaya ako, hindi ako nakaubad sa pelikula, masaya talaga ako na hindi nagawa yun. Kasi nga, para may susunod pang pelikula. Baka mamaya may ex ako doon eh. Marami na akong karanasan na ex-ex na ako eh. Kaya importante maganda na sunod-sunod na. Thank you for answering that as a question. Wala akong maisip. Kasi una-una, natuwa ako na they gave me the trust. Nagtiwala sila. Masunurin sila. Tawa nga kami ng tao sa set. Oo, magaan yung set namin. Si ang challenge sa editing kung paano tanggalin alin sa mga eksena nila ang hindi isasama sa pelikula. Yun, doon kami nahirapan kasi tanggalin mo natin, hindi maganda doon kami nahirapan kasi ang ganda ng performances. Nakita niyo naman, no? Doon kami nahirapan, alin lang itatapo namin. Meron pang mga siguro mga scenes o mga moments na mahaba na o yun, no? Doon kami nahirapan. Yun ang sagot ko, Bilar. Pardon. Yung mga syempre of course yung mga nabibiktima ng harassment one of the reasons maybe may mga estudyante na ano yung siguro the way kung paano sila magbihis and syempre kailangan pa rin pag nasa school ka yung proper ano kung ano yung suot ng estudyante dapat medyo nasa tama, hindi yung mga plunging ganyan. So that's one of the reasons bakit nabibiktima sila. And then ayun, kailangan maging careful talaga kasi hindi dapat basta-basta maniniwala or hindi basta-basta dapat sasama. So dapat wag basta mag-trust. So yun po, thank you. Thank you very much, Ava. Pinag-iisipan ko kung aaminin ko or hindi. Kasi nung college ako sa CEU, nag-aral ako ng HRM and then merong isang prof na major subject ko na nagkagusto sa akin. Meron akong subject sa kanya na baksak ako na hindi ako nag-a-attend kasi that time na yon may depression ako sa family ko. Meron kaming problema sa financial. So, kaya yung ginagawa ko nung high school ako, nagtatrabaho ako habang nag-aaral ako. So, anong nangyari? May gusto sa akin yung prof. And then, in-offeran ako kung anong pwede kong gawin para makapasa ako. Sa sobrang depressed ako, wala na ako sa pag-iisip, pumayag ako dun sa sinasabi niya, once lang. Pero nung naging okay na kami, okay yung relationship namin, ang nangyari parang gusto umulit. Pero ako ayoko na kasi parang ang sakit kasi sa akin yun eh. Up to now, meron pa konti. Pero nakakaya ko naman itolerate. Kaya isa din sa dahilan ko ba't ako nagkaroon ng anxiety, depression. Kasi para akong na-rape kasi wala akong choice. Anong gusto mo, papasa ka, tapos may problema ka sa family mo, para gumaan lang ba yung pakiramdam ko at gumaan din yung pakiramdam ng parents ko na para hindi makita yung card ko na baksak. So wala akong choice. Pinatulan ko muna for once. Tapos after nun, hindi ko na pinayagan. Pinasumbong ko na sa dean, tapos na-expel na rin siya. Story ako pala to. Ay, hindi na ako. Boy. Naka-relate naman po ako. So yun po. Ayun yung parang pagiging tao dito, yung nakarelate po ako sa movie is parang ayun, nag-flashback lang konti pero na-tolerate po and then nakaya ko naman po yun. Ayun po. Thank you. That was very brave of you, Ava, sobra. Ako kasi sobrang against talaga ako sa harassment and rape. Lalo na may kapatid akong babae. And like kay Ava naman, na-experience ko rin. Pero ang teacher ko is babae. Pero ano, din naman, ano, verbally, more verbally, and then she also touched my neck. Parang ganda ng neck mo ah.
Parang, ano to? Di ba? Ito. De, joke lang. Eh, ano din eh, kahit anong klaseng gender siguro, mali yung harassment and rape. Si attack ang mo, dapat sumagot ng mga. Oo, marami experience yan. Siguro po, hindi kasi ako nakarelate. I mean, hindi ko naranasan. Pero sa akin kasi, pag alam natin na aabuso tayo, matuto tayong lumaban. Yes. Diba? Alam na't babae tayo. Kasi alam naman natin na, hindi ko naman po nila lahat. May mga lalaki na minabaliit ang kakayahanan ng babae. Kaya inaabuso nila. So bilang babae, dapat huwag natin sila itolerate. Matuto tayong lumaban. Thank you. Ako naman, I just mentioned na I've witnessed or I've known of harassment by professors of students, both male and female, di ba? And ang advice ko is, first is, speak up, di ba? So that people know about it, tapos huwag matakot talaga, and to seek help, yan. Ako naman po, personally, ilang beses ko na pong na-experience yung harassment. Siguro mapapayo ko po sa mga taong naharas, don't doubt yourself. Kung na-feel mong naharas ka, hindi mo kasalanan yun. At walang maharas kung walang manghaharas sa'yo. So huwag po tayo mag-victim blaming. Go attack, attack. Ano bang tawag nito nung college ako? Mag-i-exam kami, tapos yung kaklase, kulang pang bayad. Kulang ang pangbayad niya. So, medyo may sobra ako, tinulungan ko siya. Pero, lalaki to ha. Pero, kasi medyo hindi pa ako masyado mahasap ng mga panahon ngayon eh. Kaya siya yung nag-offer ng sarili niya. Okay lang yun, hindi harassment yun. Saka hindi ka naman professor. Hindi naman ako professor, teacher, no, di ba? Kasi hirap i-pronounce ang professor. Hindi naman ako teacher, oo. Tapos, ito na sa harassment, kasi gustong-gustong marinig ito ni Maring Dileo. Na ano lang ko noon, na trap or na masabi natin na set up ng mga panahon na yun na 5 years ago? Tama. Pero nilaban ko talaga sa kaso until ngayon, ang desisyon na lang, court order na. So, nasa 99% na ako na talagang panalo at saka yung tao hindi na nagpapakita. Pero kausap siya ng abogado ko noon eh. Ang abogado din nila. So may mga pinag-uusapan na. So yun ang maganda sa sinabi ni Chloe na dapat ipaglaban mo talaga lalo na kung inabuso ka. Kasi sa mga panahon ngayon, ano na eh, lalo na hindi naman ako sikat no, pero may ang tao kasi yung titik advantage, lalo na pag showbiz ka, akala mapera ka kasi nasa sugalan ka. Oo, pero ang laking lesson din sa akin ng mga panahon na hindi na ako babalik doon. Thank you for... Ako yung sa gate. Yung sa gate na pag umalis si Chloe, sabi ko sa tugumanan ako. Kasi wala naman ako sexy doon eh, di ba? Mukhang ako pungbok doon eh. Ako po yung sa faculty room. Kasi sobrang saya niya po, and personality ko talaga yung mga wala lang, yung maisipan ko lang. So, yun din yung mga na-enjoy kong isin talaga. Ako po siguro yung ending, kasi yun yung nagpakita po ako lahat. Yes. Ulit. Yes. Ako sa part na nasa kama po na kami ni Chloe, si Miss Harriet, and na-imagine ko si Chloe. Which is yan, si Charlize. Jackpot! Ay, sa akin naman po, yung pinakauna kanina, yung dun sa welcome. Sa akin po yung last eksena na, ano na, nasa, ano kami, nasa dining table na, syempre ako lang po nakakaalam, dahil lutang po talaga ako kasi wala po ako talagang tubo. So yung natinig na may tsura ko, parang kaya na ako sa'yo. Para sa akin yung sexy. Totoo lang, ang dami nung nagsasabi-sabi ng ganyan. Ang hirap ko daw maging girlfriend. Uy, hindi naman sa ganun. Mabait po ako. Opo, yun ba yung sinasabi? Hala, ano kaya ulit gagawin ni Chloe? Kasi nagtali na siya, pumatay na siya.
nagputol na, tapos eto po ngayon, nagputol na, nagtali pa, o saan ka pa? Feeling ko wala na talaga, wala na to. Pero yun, sobrang saya ko na naka-work ko po si Kuya Marco. Ah, Kuya. Si Kuya Marco. And ano, magaan, sobrang gaan na po nung ano namin, kasi kumbaga parang nagka-work na kami, alam na namin yung bawal or yung hindi pwedeng gawin, kaya mas naging magaan po para sa aming dalawa. Naging mas magaan kasi nakita namin lahat. Full details. Yeah. Parang ganun kami dalawa. Wala na. Okay. Test of friendship na to. Thank you for your answers. That is a question. Yes, I'm inviting everyone to support our movie. Sana po ay panoorin nyo, pero advice na rin din natin yung mga kabataan na wag lang muna manood kasi hindi pang bata yung movie. And I'm sure na may matutunan din tayo sa pelikulang ito, sa story ng movie. Kaya ako hindi ko kinakaya i-promote dahil maganda ang movie. So, yun. Direct, Dennis, congratulations. Maraming salamat. Hi everyone again. I'm inviting you all to please watch hashtag Do You Think I'm Sexy, written and directed by the one and only Dennis Marasigan, exclusively on Vivamax. And maraming salamat po sa oras nyo at sa pagsuporta at direct at sa buong cast. Sobrang happy ko po and honored na makasama po sa pinikulang to. Inaanyayahan po namin kayo manood ng Do You Think, hashtag Do You Think I'm Sexy, dito lamang po sa Vivamax. Makakaasa po kayo na narito ang hinahanap ninyo. Yan, iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng hashtag Do You Think I'm Sexy, only on Vivamax, directed by Direk Dennis Marasigan. Yan, maraming salamat po, Mamalu, Direk, sa lahat ng staff, sa lahat ng bumuo po ng movie, maraming salamat po dahil ako po yung isa nyo sa... Yan, naiyak na naman. Yan, thank you po. Sobrang thank you po sa chance na to. Yan. Thank you po. Yes, I'm inviting you all to watch hashtag Do You Think I'm Sexy, streaming this Friday, September 9, exclusively on Vivamax. Kasama ko doon, alam nyo na. This cast and this, it is directed by Dennis Marasigan, and I hope you enjoyed watching. Thank you. Ayan po, inipitahan ko po kayo manood ng hashtag Do You Think I'm Sexy, directed by and screenplay by Direk Dennis Marasigan. And nagpapasalamat po kay Mama Lou, kay Uncle E, and kay Direk Dennis kasi nung binigay sa akin yung role, actually kaka-pull out ko sa isang movie. Dapat hindi po nila ako itutuloy, pero ako po nagsabi sa kanila na itutuloy ko kasi gusto ko silang makasama tsaka makita. Ganun ko po kamahal ang Great Media Production. Inibintahan ko po kayong lahat to watch hashtag Do You Think I'm Sexy, streaming on September 9. At salamat sa mga magagaling kong mga cast and staff, masisipal na staff and crew, of course. And eto po, maraming salamat.